Hi, angels and free spirit. Welcome to Lloyd Charms Tarot. And today's reading is another collective energy. Ayan po. So, ang title po natin is his or her, ano yung true feelings niya sa'yo? Ayan. Kung lalaki man siya o babae, yung person ninyo o sino man yung iniisip nyo ngayon, alamin natin kung ano yung totoong feelings nila. Ayan. So, alamin din natin kung sino yung mga zodiac sign, para malaman ninyo kung sino yung mga tao na yun, kung ano yung mga feelings nila sa inyo. Sabagay, alam nyo naman na, kasi nga, siya yun nasa isip ninyo. Ayan, so alamin natin kung ano yung situation, challenge, advice, and outcome. Salamat po doon sa mga bagong subscribers. Maraming salamat din po sa mga dati ng subscribers po dito sa channel na to. Maraming salamat din po doon sa mga nagpa-personal reading, private reading, at kung ano-ano pa. Ayan, so doon po sa mga nagtatanong kung paano po magpa-private reading, i-check nyo po yung link sa description box. Nando doon po kung saan nyo po ako pwedeng i-reach out. Paano nyo ako kukontakin, paano nyo po, para malaman ninyo kung ano yung process, paano yung process sa personal reading at kung ano-ano pa. Ayan po. So, umpisahan na po natin. Ano ang his or her, ano yung true feelings niya sa'yo? Alamin natin buong detalye. Kung ano yung makuha kung ano dito, message, yun na po yun. Wala na pong mababago doon. Ayan. So, yun na yun. Okay? So, keep in mind na lang po. At intindihin maigi yung mga sinasabi ko. Ayan. So, maraming salamat po ulit doon sa mga bagong subscribers. Welcome po kayo dito sa channel na to. At doon po sa mga bagong, doon po sa mga dati ng subscribers dito, maraming salamat din po. At doon sa mga generous na subscribers dito na nagbibigay ng mga ng donations and tips, maraming salamat po. Ayan, so na-appreciate ko po yung inyong tulong sa akin. Ayan, so umpisahan na po natin. Ano yung two feelings niya sa'yo, nung person mo? His or her? So, babae man o lalaki? Pero karamihan dito, puro babae. Ayan, so meron ako na babae dito na energy na masculine. Masculine is lalaki. Feminine is babae. Ayan, so meron ako na babae dito na masculine. Ito yung feelings ng person mo kung sino man yan nasa isip mo na hindi mo pa nakikita o hindi pa kayo nagkikita. Hindi mo pa siya nakikita o hindi pa kayo nagkikita in person, pero may contact kayo or communication, or nag-uusap kayo, or nagte-text kayo, or WhatsApp, Imo, or anong tag dito, Viber, ayan, so Instagram, TikTok, so saan nyo sila nakakausap, Facebook, mga ganyan. So, ito po yung kanilang feelings sa inyo, masculine and feminine, ayan. Okay, sa situation ni feminine, masculine. Ito, feminine, masculine, vice versa. Intindihin nyo po ha, maigi yung sasabihin ko. Ito yung, ito yung true feelings niya sa'yo. Sa nakikita ko dito, feeling ko ha, ito ha, kasi ito yung totoong feelings niya eh. Ito yung kalalimlaliman, ang tawag doon. Yung galing sa, ano pa yung pinaka-deep na feelings nitong person sa'yo. Nare-realize niya lahat ng past na pinagdaanan ninyo. Nare-realize din niya yung mga pinagsamahan ninyong dalawa. So, sa nakikita ko dito, madalas kanyang ini-imagine. Ayan. Yung pag-vacation ninyo, yung pagpunta niyo yung pagbaka-bakasyon ninyo, some of you, ha, hindi ko nila lahat kasi may na dito sa situation, kasi parang may na vibe ako na nagbakasyon sila malapit sa yung basta may mga dagat-dagat ganyan, yun yung na-feel ko na may pinagsamahan sila eh. Yung super lalim ng mga pinagsamahan nila, yung bonding nilang dalawa, hindi mo matatawaran. Ayan. So, etong person mo, masculine, yun na babibe ko dito. Gusto kanyang kausapin or i-reach out.
kung binalak mo siya or siya yun ng block sa'yo, o vice versa ha, kung sino man yun ng block sa inyong dalawa, sana ba vibe ko dito, gusto kanyang makausap. Parang gusto niyang ipaliwanag yung sarili niya sa'yo kung bakit siya nawala. Gusto niyang ipahiwatik sa'yo kung ano yung totoo niya nararamdaman. Some of you, may nababibe ako dito na talagang ginos siya. At some of you, may nababibe ako dito na talagang hindi na sila magkikita kasi wala na yung person niya. Ayan, so yun yung nababibe ko sa situation niya. Some of you, hindi ko nila lahat. I mean, maaring ito dead na or patay na, maaring buhay pa siya. Maaring ginosting ka lang niya, maaring binalak ka lang niya para wala kang contact sa kanya or wala kang balita sa kanya. Yun yung ginawa niya. Pero, some of you talaga ha, ito sinasabi ko. Some of you, as in talagang wala na to, as in totally wala na. Kumbaga, yumao na. Yung iba. Hindi ko nila lahat. Yung iba naman, kunyari lang hindi nagparamdam. Talagang as in hindi na nagparamdam na nang ghost lang. Alam mo yun. Na-toxic yung isip eh. Parang nasulsulan. Yun yung nababibe ko dito. May mga friend siya na siguro kung ano yung sinasabi sa kanya about sa'yo. Ayan, masculine and feminine. Kaya na na brainwash etong person mo. Kaya siya nang ghosting sa'yo. Pero some of you talaga as in wala na talaga as in sumakabilang buhay. Yun yung nababibe ko dito. Some of you, yun yung nababibe ko dito. Kaya wala na ako nasasagap na energy doon sa past na yon, yung yumao na sinasabi ko. Pero dito sa buhay pa na nang ghosting lang, na walang dahilan, ayan, kasi dahil lang sa, may dahilan naman pala, kasi dahil lang doon sa mga chismis ng ibang tao sa kanya, ayan, kumbaga sinisiraan yung, hindi naman sa sinisiraan, parang alam mo yung may mga tao kasi naiinggit, nai-insecure, na gusto kayong paghiwalayin kasi nakikita nila yung bonding ninyo, super sweet, parang compatible kayo sa lahat ng lakad, ganyan. Kaya sabi ko nga, malalim yung pinagsamahan ninyo yung dalawa eh. So, etong tao na to, hindi ka nito iiwan. Kahit na nakikita nyo yung 8 of Cups to, kasi madalas nila sinasabi na 8 of Cups is iniwanan kayo or inabando na kayo sa yung nababibe ko dito, is hindi ganun yung ginawa niya. Alam nyo yun. Sabihin na natin, oo, nandoon na inabando na niya kayo. Kumbaga, dahil nga sa nang ghosting siya or binalak ka niya, dahil nga ayaw niya na makakuha ka ng balita tungkol sa kanya or ayaw niya na meron kang update sa kanya. Pero, dito, gusto niyang bumalik. Alam mo yun? Ni-imagine niya na gusto niyang bumalik sa'yo at explain yung sarili niya sa'yo. Gusto niyang magsabi ng totoo kung ano yung reason, kung ano yung totoo, kung ano yung excuse me, hindi ka sa med. Confirmation. Spirit. Ayan. So, gusto niyang wait lang, nahirapan tuloy ako ng salita. Sa confirmation talaga. Ayan. So, meron dito na gusto niyang ipaliwanag yung sarili niya sa'yo. Alam mo, malalim yung pinanguhugutan nitong tao na to. Sobrang lalim. Alam niya at alam mo rin. Kasi parang, yun nababibe ko rito, parehas kayong malakas yung instinct ninyo eh. Bakit bigla na lang kayong nang-block? Bakit bigla na lang wala kayong contact? Bakit bigla na lang kayong walang communication? Kasi nga, behind the scene, may nangyayaring traidoran.
Alam niyo yun? Sa side niya, sa side mo, so merong nangyayaring traidoran. Pero kung tutuusin, hindi kayo ang may kasalanan kung hindi yung mga friends ninyong fake. Yun yung nababibe ko dito, yung mga friends ninyong fake. Na ang gusto lang nila is sila yung magwagi, magtagumpay para paghiwalayin kayong dalawa. Gets ninyo? Ayan, so meron behind the scene na nangyayari, hindi nyo alam. Na kung saan okay yung relationship ninyo, masaya kayong magkasama, masaya kayo sa ginagawa ninyo, na ayaw ninyong magpadikta sa iba, pero yung iba nagtagumpay sa ginawa nila kasi nga, ayan, na toxic yung isip niya dahil sa yung mga ganun. Yung baga binabackfire kayo, bawat isa sa inyo. So, wala kang idea na yung isa, galit ka doon sa person mo kasi ang akala mo, iniwan ka niya na walang dahilan. Walang reason. Pero kung tutusin, ang ganda ng relationship ninyo, ha? Ang ganda. Kasi magkasama. Masaya kayo, eh. Masaya kayo sa ginagawa ninyo. Kaya lang nasira yung relationship ninyo dahil nga sabi ko nga, gawa ng chismis ng iba. Gawa doon sa mga paninira sa inyong dalawa. Ayan. So, yun yung nakikita ko dito. Yun yung nababibe ko. At sa challenges sa pinagdadaanan niya, for sure, alam ninyo, dahil kinukutuban din kayo na meron nang tatraidor talaga sa inyo. Alam ko yan. Ayan, so yun yung nababibe ko dito na yung instinct ninyo na merong nata-tridor sa inyo. Oo, totoo yan. Meron talaga. May nata-tridor talaga sa inyo. Yun yung nababibe ko dito. Okay, sa advice, etong person mo, kung tutuusin, gusto niya maging pair sa'yo. I mean, gusto niyang patas yung laban. Gusto niyang ibigay sa, gusto niyang itrato ka ng maayos. Gusto niyang itrato ka ng maganda. Ayan. Kaso, sa ngayon kasi, parang dahil nga sa hindi pa kayo nagkikita, or hindi kayo nagkikita. Intindi nyo maigi yung words ko, ah. Some of you kasi, hindi pa talaga kayo nagkikita in person. Kumbaga, sa chat-chat lang kayo nagkikita at nag-uusap. Some of you naman, nagkita na kayo in person, kaso, dahil sa mga friends ninyo or relatives ninyo na toxic, I mean, ayaw yung tutol sa relationship ninyo. Kaya, no choice kayo. Some of you, no choice sila kung ano yung decision na dapat nilang gawin, sinusunod na lang nila yung mga yon. Kasi nga, nabibrainwash. Alam mo yung pinapaintindi sa kanila na ganito kasi yung ganito, ganyan, ganyan, ganyan. O, yun. So, nakalimutan mo na sa sarili mo na meron kang sariling buhay na maaaring ikaw yung pwedeng mag-decision sa sarili mo, pero hindi mo, kumbaga, in-ignore mo yun. Tinanggal mo sa karapatan mo na ikaw yung mag-decide mismo sa buhay mo dahil nga sa nadala ka. Alam mo to, parang na-hypnotize. Na hindi naman yung na-hypnotize yung ganun. Hindi naman sa ganun na, I mean, dahil nga sa toxic na dulot ng mga fake ninyong friends, na instead na masaya sila kung ano yung nagpapasaya sa'yo, mas gusto pa nila na iwanan mo si, yung basta gusto nila mag kung tutusin, gusto nila maging miserable buhay mo. Yun yung nababibe ko dito. Gusto nila makita kung paano ka ma-down. Kung paano ka bumagsak. Kasi hindi sila masaya sa nakikita nila sa'yo. Kasi nakikita nila, nag-i-enjoy ka, nakasama itong tao na to, kung sino man yung person mo, kung sino man siya. Nakikita nila masaya kayo. Nagagawa nyo lahat yung gusto ninyo ng successful. Pero, yung mga tao around ninyong dalawa na kilala ninyo or maring close niya, maring close mo, maring relatives mo, maring friends mo, ayaw nila yung nakikita nila sa inyo. Masyado nga ingitero-ingitera. Tsaka,
basta ayaw nila. Yun yung nababibe ko. Ayaw nila na maging successful ka sa buhay. Yun yung nababibe ko dito. So, dun sila gumagawa ng reason o gumagawa ng paraan para masira ka sa kanya o masira siya sa'yo. Yun yung nababibe ko dito. Ayan. So, another messages. Etong person na to, na matagal mo nang wala kayong contact o hindi kayo nag-uusap, hindi kayo, bihira lang kung nag-uusap kayo, inuulit-ulit yung binabasa yung messages ninyo. Hindi niya dinidelete ah, pero wala kang alam, wala kang idea na etong person mo, madalas niyang inuulit-ulit yung conversation ninyong dalawa. And then, dun niya iniisip na hanggang ngayon, mahal ka pa rin niya. Ayan. Kahit na nababibe ko dito kasi some of you, dahil sa ginawa ng iba na paghiwalayin kayo, eh nagkaroon kayo ng kanyang separational life. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng sariling buhay, and then nagkaroon ka ng sariling buhay, nagkaroon ng pamilya yung isa, and then ikaw naman, nagsosolo ka sa buhay. Ayan, masculine man o feminine, vice versa, yung ating energy. Sana nababibe ko dito, parang willing ito na maging, pumasok pa rin sa third party, kahit na alam niya na meron, committed ka sa iba. Some of you naman, single mom or single dad, walang asawa. And then, itong person na to, mari single siya, mari din may karelasyon siya, pero gusto niyang pumasok sa buhay mo. Gaya nga ng sinasabi ko dito, malalim yung pinanguhugutan ng feelings niya. Ayan. Hindi niya alam kung, alam mo yung ano siya eh, tawag dito yung masyadong nag-iisip ng sobrang emotional, pero ginagamit niya yung isip niya. I mean, atag dito yung emotional siya, pero may something matututunan ka doon sa emotion niya na yon. Kasi yun na babibe ko dito, parang doon sa hugot niya na yon or doon sa pinagdaanan niya na yon. Kasi gusto niya talagang bumalik sa iyo. Gusto niya explain yung sarili niya sa iyo na hindi niya alam kung paano kanya kukontakin kasi natatakot siya na tawagan ka, baka may asawa ka na, or baka kasama mo yung boyfriend mo, or jowa mo, or asawa mo, kaya siya natatakot kumontak sa'yo. Pero, ayaw din naman niya, na parang, ayaw din niya na mapunta ka sa iba. Parang gusto ka rin naman niyang solohin. Kasi yung nakikita ko dito, may pagkahigpit etong person mo, pero mahal ka niyan. Yun yung nababibe ko dito. Parang okay lang sa kanya kahit na maging kabit. Okay lang sa kanya kahit na third wheel siya. Okay lang sa kanya kahit na pampalipas oras mo lang siya. So, okay lang sa kanya yun. Kasi, pangarap niya talaga na makasama ka niya. Pangarap niya na maibigay niya sa iyo nung dating kayo pa. Parang gusto niyang gawing tama yung mali niya. Gusto niyang itama ako pala yung mali niya. Gusto niyang itrato ka ng patas, hindi katulad dati na ginawa niya na parang binaliwala ka niya. At mas pinakinggan niya yung ibang tao kaysa dun sa sarili niyang decision na hindi niya pinanindigan. Kaya dun nasira yung relationship ninyo dahil nga sa mga toxic na tao. Ayan. Pero ngayon, nagsasuffer siya. Ayan. So, yung true feelings ng person ninyo, hanggang ngayon, hindi siya natatahimik. Yung iba, nakukonsensya. Yung iba, hindi mapagkatulog. Yung iba, hindi makakain.
na-depress dahil sa sobrang pagmamahal niya dito sa tao na to. Sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. Yan. So, gusto niyang bumalik ulit sa'yo. Gusto kanyang balikan ulit. Kaso nga lang, natatakot siya na baka i-ignore mo, or baka hindi mo siya tanggapin, or baka ayaw mo na siyang bigyan ulit ng chance. So, may takot. Kasi sa totoo lang, mahal ka nito eh. Gusto niyang magbago ulit yung decision mo o yung mindset mo. Gusto niyang mabago na sana tanggapin mo siya ulit. Kumbaga, bigyan mo siya ulit ng another chance. Yun yung gusto niyang mangyari. Pero sa totoo lang, natatakot siya na makipag-communicate ulit sa'yo. Baka kasi hindi mo na siya pansinin. Or baka hindi ka na pumayag na papasukin pa siya ulit sa buhay mo. Yun yung nababibe ko dito. Pero kung sa love, super love ka niya. Super, as in super, super, super. At kung doon sa iniisip, madalas kanyang iniisip. Hindi lang ikaw yung iniisip niya, marami namang siyang iniisip, pero ikaw yung pinaka madalas niyang iniisip. Na hindi mawala-wala sa isip niya, na hindi mawala-wala sa utak niya. Alam mo, nahihirapan to kumain, nahihirapan, parang wala siyang ganang kumain. Yun yung nababay ko dito. Kasi talagang as in, pumapasok sa isip niya na okay lang sa akin na maging kabit niya ako, basta makasama ko lang siya. Yun yung wish niya. Yun yung nababibe ko dito na energy. Ayan. So, another messages. Etong person mo, masculine o feminine, lumalaban nito, hindi mo lang alam. I mean, yung pinagdadaanan nyo man ngayon, makakasurvive din kayo. Kung ano man yung challenges sa relationship niyo, kasi some of you, may nababibe ako dito na LDR. Kung magkalapit lang daw kayo, baka pinuntahan ka niya na. Yun yung manifestation niya. Uy, nagmamanifest itong person ninyo, ha? Ayan. So, nagmamanifesting itong person ninyo na kung malapit ka lang daw sa kanya, pinuntahan ka na niya. Yun yung nababay ko dito. Inaalam niya, meron siyang idea. Parang gusto niyang alamin kung taga saan yung lugar mo. Alam, yung gusto niyang alamin kung ano yung exact na address mo. May nababay ba ako dito na Google Map? Sinesearch sa Google Map yung address ninyo, yung location ninyo, kasi gusto kanyang puntahan. Alam niya kasi na masyadong malaki, mahaba yung distansya o malayo yung distansya ninyong dalawa. Some of you naman nasa abroad kasi meron tayong ano dito. Some of you naman, cities lang yung pinagkalayo nilang dalawa. City. Ayan. Etong person ninyo, as in, kumakapit, lumalaban, hindi susuko. Palaban nitong tao na to. Na gusto niyang ipaglaban yung love niya sa inyo. Some of you. Ayan. So, gusto niyang patunayan sa inyo, yung sarili niya sa inyo, na hindi pera. Hindi lang pera ang kanyang, ang intention. Kumbaga, totoong pagmamahal yung intention niya. Oo, may pagka-flirt, pero hindi yung flirty na lulukohin ka lang. Hindi eh. Yun nangyari kasi sa relationship ninyo before, hindi naman dapat kayo magkakahiwalay kung walang naninira sa inyong dalawa, kung walang nang backfire. Yun yung nababibe ko dito. Kahit nasa online lang kayo nagkakausap, akala ninyo walang nangyayari behind the scene, meron. Meron ako nababibe dito na nangyayari behind the scene, nasiraan. Kaysa ganyan, kaysa ganun, kaysa ganyan, ayan, kaya na yung isa nato-toxic or nabibrainwash ng iba. Kaya dun nagkaroon ng yung
pride na rin, sabihin na natin nakasama na rin yung pride kasi meron, nakikita ba sa ano, ayan, kasi meron ito. So, kasama na din yung pride doon. Pero, kadalasan, ang reason is yung etong mga friends ninyo na nasa paligid ninyo na hindi nyo alam, eh, ano, yung parang talagang inaano yung utak ninyo na, yun nga, naiwanan nyo na yan, wala kayong mapapala dyan, wala, hindi kayo magiging masaya dyan, sinisiraan, basta as in, para lang, gagawin nila lahat para lang masira yung relationship ninyo. Nasa, samantalang, nakikita ko dito na maganda yung relasyon ninyong dalawa. Na masaya kayo, magkasama, travel lang dito, travel doon, pasyal dito, pasyal doon, gala dito, gala doon. Na nakikita nila sweet kayo. Eh, sila kasi, hindi nila magawa yun. Ayan, so yun yung nababibe ko dito. Ayan, so another messages. Etong person ninyo, ayaw niya na mapunta kayo sa iba. Ayan, so eto ah, some of you, handang pumatay ng tao. Handang pumatay ng tao, makuha lang kayo. Handa niya kayong ipaglaban, makuha niya lang kayo. At ayaw niya na mapunta kayo sa iba. Some of you ah, yun yung nababibe ko. Kaya wag nyong i-underestimate yung mga person ninyo kung ano yung kaya nilang gawin. Kasi yun na nababay po dito sa situation nila. Kaya nilang manakit ng tao. Huwag ka lang mapunta sa iba. Kaya wag ninyong susubukan yung mga person ninyo kung hanggang saan ang kaya nila. Ayan. So, sa challenges, may nababay ba ko dito na maring ito kumontak sa iyo anytime, any soon, anywhere, anyhow. Gagawin niya lahat. Matawagan ka lang niya, makausap ka lang niya kasi masyado na nagiinit yung ulo nito or masyado siyang hot kapag hindi kanya nakakausap. Alam mo yun, yun yung nagiging trigger sa kanya. Yung nagpapa-trigger kapag wala kayong contact, hindi kayo nag-uusap, hindi mo sinasagot yung tawag niya, hindi niya sinasagot yung tawag niya, doon na nagiinit yung ulo niya. Yun yung nababibe ko dito. Pero anytime, anyhow, any soon, anytime, anywhere, tatawag ito sa inyo, itong person ninyo. Well, actually, galit na nga kasi hindi kayo kumukontak sa kanila. Yun yung nababibe ko dito. Ayan. Kasi feeling niya, asawa niya kayo. Feeling niya, asawa niya kayo. Yun yung nababibe ko dito. And then, etong person mo na to, handa siyang guwardyahan ka, huwag ka lang makuha ng iba. Ayaw niya na mapunta ka sa iba. Yun yung nababibe ko dito. Ayan, so, kung tinatago ka man niya, feeling niya, kung feeling mo, tinatago ka niya ha, feeling mo, hindi niya sinasabi sa mga friends niya na about sa iyo, the reason is gusto kanyang protektahan. Yun yung nababibe ko dito. Eto ah, kung inaakala mong tinatago ka niya kasi yun yung feeling mo, hindi kanya mai-broadcast o hindi niya masabi loud and clear na mapagsigawan na kayong dalawa ay kayo. Kung hindi niya magawa yun, dahil gusto kanyang protektahan. Believe it or not, ah, gusto niya kayong protektahan. Bakit? Kasi alam niya sa sarili niya na merong against sa relationship ninyo. Yun yung kinakatakot niya na baka once na nalaman nila na kayo, baka boy, alam mo yun, yung sabihan ka na ganito, layuan mo to, layuan mo yan ganyan, hiwalayan mo siya, hiwalayan, yung mga ganon. Ayaw niyang mangyari yun. Kasi nga, super, super mahal ka niya. Alam mo yun. Kumbaga, satisfied siya sa'yo. Kasi naibibigay mo lahat ng needs niya. Yun yung nakikita ko dito. Na, Juan. Kumbaga, ano to eh. Hindi niyo lang alam kung gaano siya kasaya, ka-blessing, ka-bless. Yun yung feeling niya. Na swerte ka dumating sa buhay niya.
At ikaw yung kumbaga, ikaw yung bumuo ng mundo niya. Yun yung nababay ko dito. Kasi, mabait ka, maunawa, maalaga, maasikaso. Yun yung nakikita niya sa'yo. Yun yung katangian na nakita niya sa'yo. Na humble, hindi mayabang, mapagbigay, mabait, maalaga, maasikaso, magaling magluto. Ayan. Malinis sa sarili, maalaga sa sarili. Kaya yun yung nagustuhan niya sa'yo. So, yun nga, sabi ko nga, anytime, kung hindi kayo nag-uusap ngayon, kakausapin ka niya, tatawagan ka niya anytime. Yun. So, hindi ko lang alam po anong araw, anong oras, yun. Pero, tatawag siya sa'yo para kumustahin ka. Kasi nag-aantay din siya ng message mo eh. Ayaw mo lang mag-reach out kasi nga pride mo umiiral. And then siya naman, nag-aantay lang na kung kailan ka tatawag, kailan ka mag-text. Gusto niya kasi yung ano ba, back and forth na communication. Pag nag-message ka, mag-message siya. Pag tumawag ka, tatawag din siya sa'yo. Ganun yung gusto niya mangyari. Ayan. So kung sa love niya kayo, mahal niya kayo as in mahal. Kasi hindi nga kayo mawala-wala sa isip nila eh. Alam mo yon, yung kahit saan sila pumunta, parang naririnig nila yung boses mo. Yun yung nababay ko dito. Kahit saan sila pumunta, yun yung, na, yung parang naririnig nila yung boses mo. Ayan, so zodiac sign, tingnan natin kayo yung mga zodiac sign. Okay, meron tayong Scorpio, Libra, Sagittarius, Taurus, Pisces, Aquarius. Ayan. So, yun yung mga, ano, Scorpio meron din. Ayan. So, yun yung mga zodiac sign natin. Pero, lahat naman ng sign nandito. Ayan, pero yun lang yung lumabas doon sa kwan. Pero lahat ng zodiac sign nandito dito. Ayan. So, sana nakatulong itong messages na to kahit papano. Maraming salamat po sa pakikinig o panunood. Don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates para po lagi kayong updated sa mga video na ipopost ko. Ayan po, sa mga i-upload ko. Maraming salamat po ulit. Please, like, share, kung gusto niyo pong i-share. Ayan, so, mas higit po na mas importante yung mag-subscribe at i-click yung bell button. Ayan po, so maraming salamat po and God bless. Thank you. Bye. See you next vlog.